Thankful si Isa Calzado dahil matapos na ang kanyang hospitalization at gumaling nga siya from coronavirus. Pero sa kanyang kwento sa Magandang Buhay, hindi lang pala COVID-19 ang kanyang naranasan, kundi isang bakterya na nagpalala din sa kanyang sitwasyon. Ikinuwento ni Isa ang kanyang naging buhay sa loob ng ilang araw na pananatili sa ospital. Isang malaking pasasalamat ni Isa sa lahat ng frontliners na tumulong sa kanya at nag-alaga sa Diyos at sa mga taong nanalangin para sa kanya. Ayon kay Isa, ang akala niya noon ay doon na matatapos ang kanyang buhay. Nabanggit niya na ilang araw na rin siyang may sakit at nakaranas ng ilang sintomas sa pagkakaroon ng coronavirus. Naikwento rin ni Isa na gusto niya magpa-test noon kaya lang siya ay nahihiya. Narito ang kanyang sinabi. Kasi yun yung time na sabi nila limited yung test kits. So parang jahe kasi baka sabihin nila ayan yung artista tapos uunahin kasi artista siya. So jahe talaga ako na ayaw ko na makigulo sa ospital. Alam kong maraming mas nangangailangan. Pero sa ganung punto pala kailangan mo din isipin ang sarili mo. At habang nasa ospital nga si Isa, napag-alaman ng doktor na may isang bakterya pa na nakita sa kanyang lungs. Sinabi ni Isa na hindi daw niya alam kung saan niya nakuha ang bakterya na ito, kung ito ba ay daladala na niya or nakuha niya ito habang nasa ospital. Naikwento din ni Isa na kasama niya ang asawa niya all along na si Ben Wintel, and although PUM si Ben, pero hindi ito nahawa at nagkaroon ng coronavirus. Kaya naman binigyan pa si Isa ng antibiotic para lang labanan ng nasabing bakterya. Ito po ay hindi COVID. Ito po ay isang bakterya na hindi namin alam kung yun ba ay daladala ko na nang pumasok ako sa ospital or it could have been something I got nung pumasok ako sa ospital. Hindi pa siya COVID. Siyempre wala pa yung results mo. Hindi pa agad-agad. The minute you get the hospital, they will start treating you for COVID. So kumbaga day 3 nagko-COVID meds na ako. Sa totoo lang, kung COVID lang ang binatol ko, mahirap siya pero mas lumala dahil dito sa bakterya. Dalawa na yung nilalabanan kasi nasa lungs ko din yung bakterya. Ito ang sinabi ni Isa. Hindi nila alam if bacteria sa lungs is the one causing your pneumonia or is it COVID. Naka-COVID medications na ako pero nung dumating ito, they had to give me matitinding antibiotics. Umabot sa point na tatlo na yung iniinom ko pero yung isa, I had a very bad reaction. Hindi ko nararamdaman yung bunganga ko, mouth, lips, and tongue. Naibahagi din ni Isa na marami siyang na-realize during the time naka-confine siya. Naibahagi din ni Isa na marami siyang na-realize during that time na naka-confine siya. Natanong daw niya sa Diyos kung iyon na ba ang katapusan ng kanyang buhay. May moment talaga na akala ko ito na kasi hindi ako makahinga. Sabi ko, Lord, ito na ba yun? Parang ito na yun. This is how it ends. Tapos naisip ko lahat ng pinagdadaanan ko sa buhay, which is quite interesting as well. So sabi ko, parang ang dami kong pinagdaanan sa buhay para dito magtapos. Immediately, sabi ko, no, hindi ganito magtatapos ang buhay ko, hindi dito. I've experienced mga trying moments pero ito talaga clearly, Lord, why me? Tapos immediately may sumagot. Para siyang a voice in my head, why not? It had to be you. You're being used. Kumbaga kung ang Diyos ang nagsalita, anak, I've called you and I want to use you. So sabi ko na lang, okay, tinanggap ko. If you're faced with the life and death situation, yung mga material na bagay walang maitutulong. Hindi natin pwedeng i-deny na, of course, I was being taken care of in a nice hospital. If you think about it, sasabihin ng tao, mayaman ka and may pera ka pang ospital. I wish everybody may access doon. Wala sanang Pilipino na hindi pwedeng makapunta ng ospital at kailangan isipin na wala siyang pambayad kaya hindi sila pupunta ng ospital. Aminado si Isa na nag-iyakan sila ng ibang nurse at doktor nung sabihin kailangan niyang ma-ICU. Pero pinalakas ang loob ni Isa ng isang tao at sinabing, Miss Isa, ikaw si Sangre Amihan, matatalo mo to. With this, na-realize nga ni Isa na marami pa ring tao ang mabubuti at prayer nga niya na lahat ng Pilipino ay magkaroon ng access sa maayos na medical facilities and prayer for health of everyone. Well, we are continuously praying for everybody na hindi nga po magkaroon ng coronavirus at tuluyan ang mawala ang virus na ito.